Proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Araw-araw kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Ang Kalusugan. Lunas! 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 Masama na naman po tayo sa loob ng isang oras para pag-usapan po ang ating kalusugan, pangangalaga sa ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Ito po ang programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening mapalad po tayo at sa kabila ng kanyang hectic schedule, sasamahan pa rin po tayo ng ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital and Associate Professor sa UP PGH Manila. Walang iba kung hindi si Dr. Marco. Good evening, Doc. Kumusta? Nako, good evening. At buti na lang nakahabol ako at traffic na. Mm-mm. It took me almost 2 hours bago nakauwi. Inhale, exhale muna kayo, Doc. Hinga po muna kayo. Salamat. Salamat po sa iyong pang-unlak. Yes, maraming salamat po at nandito na naman po kayo at bibigyan niyo na naman po kami ng karagdagang impormasyon tungkol nga po sa pangangalaga ng ating katawan. At syempre, kapartner nga po natin ang Shield Bath Soap para po sa mga kakauwi lamang na kanilang tahanan, ugaliin po na maghugas, maglinis ng katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit. Gawa po sa atin ng ACS. Meanwhile, Doc, ang ating topic ngayong gabing ito ay cancer at COVID-19 pa rin, COVID-19 vaccine. Pero ito po muna ang update, nasa 564,865 ang COVID cases natin sa bansa at 522,941 naman ang recoveries, samantalang 12,107 naman ang death toll. At regarding naman po sa bakuna na ine-expect natin dadating na, pero nagkaroon ng delay, dapat sana mabibigyan nyo na kami na ngayon ng update kung ano ba yung feeling ng nabakunahan kontra COVID-19. Kaso nga lang, eto nga po at inaantay pa rin po natin ang pagdating ng bakuna laban sa COVID-19. So, may mga balibalita, Doc, na yung Sinovac or Sinovac ay sinasabing hindi daw po ganun ka appropriate para sa mga health frontline health workers natin, gayon rin po sa mga senior citizen. Pero may mga ibang report naman din, Doc, na pupwede naman daw po para sa ilang health workers and seniors. All right. So, buti nga kasi para tayong napaka the last time we saw each other, sabi ko, wow, sabi mo nga na ine-expect natin na makakakuha na tayo ng vaksina, isa ako sa mga kasapi. Nakahilera na. Oo nga, nasa PGH at praktisado na kami, pati simulation and all, alam na namin kung sinong unang-una naming babakunahan sa PGH and all, So, ready. Kaya lang, parang katang-isip na naman yung aming COVID, And daydreaming na lang, na it was supposed to be last week, and then this week, we hope that it was gonna be delayed only for a week. Eh ngayon, ang balita, parang hindi nga namin alam kung kailan na natin makukuha, ang Pilipinas ay mukhang wala sa unang batch ng makakakuha ng vaccine from the COVAX facility, yung UN, United Nations sponsored na facility para makakuha tayo ng libreng bakuna, So, ano na lang, lahat na lang tayo hope and pray na makakuha kami, and tayong lahat, in fact, or sana hindi talaga ma-delay masyado. Now, of course, the biggest development this week was that yung ating FDA and nag-grant ng EUA or Emergency Use Authorization dito sa they like to pronounce it yata Sinovac, Aha.
itong vaccine na galing sa China. At meron daw 600,000 no, na naka ready to ship talaga, no? And the company said that within 3 days after it's approved, nandiyan na, no? And so everybody was anticipating na February 23, which was yesterday, no? Okay. Kaya lang yung EUA only came out yesterday or the other day, no? So ang sabi naman nung this morning, merong balita na from the company mismo, no, ng Sinovac, mm-hmm. Di-deliver daw nila within 3 to 5 days, I would hope, no, or in fact maybe next week, no. At and that's around 600,000 doses, no, which would benefit at least, well, mga 300,000 people, no, na makakakuha noon, no. Mm-hmm. Now, ang EUA kasi, aside from dinant yung EUA ng FDA, meron silang parang note, no, na dahil sa Brazilian study, dun sa Brazil kasi tinest yung Sinovac, no? Mm-hmm. At ang efficacy rate among health workers, kasi dun kasi talagang kumuha sila ng, and it's about 12,000 na health workers ang binigyan nila ng Sinovac, ang lumalabas na efficacy rate is around 50% lang. Oo. And so, of course, alam compared natin, compared to other vaccines na nasa 94-97. Hindi lang yon, compared to other studies using Sinovac, like the Indonesian study or the what's the other country, no, Turkey, no, mm-hmm. na somewhere between 70-90% ang efficacy rate, kasi rin ang explanation doon, hindi health workers ang binigyan, no? Okay. So ang sabi ng FDA, kung ganun nga, ang dahil sa medyo mababa na efficacy rate ng Sinovac dun sa Brazilian study na nakita na health workers ang mostly ang mga ginamitan nila, baka pwedeng hindi muna mabigyan yung health workers, ganun, no? Hindi naman nila sinasabi na bawal, hindi rin sila sinasabing hindi, talagang hindi pwede, no? But dahil sa medyo mababa ang ano lang nila, ang precaution nila, baka hindi masyadong magandang itong vaccine para dun sa population na yon, dahil sa expose sila. Correct, no? Dahil pinaka-high yung risk ng mga health workers, especially yung mga nag-work sa COVID hospitals natin. So, hindi naman absolutely hindi pwede. Yun lang, medyo mababa. At kung siyempre, kung merong ibang pwedeng maibigay sa kanila or sa amin, no, di siguro mas magandang strategy yon. Yun ang recommendation actually ng FDA, kasi nilinaw ni Dr. Domingo naman, no, yung FDA director si Eric Domingo, na ang pamahalaan ang magde-decide kung ano yung priority. Na I think the IATF ngayon pina-prioritize kung pagdating nitong 600 doses nga ng Sinovac, no, kung sino ang unang makakakuha. Importante ba, Doc, na ma-dispose agad itong Sinovac vaccines once na dumating ito sa bansa? Alam mo, hinintay natin ng katagal-tagal-tagal, di ba? Ang tagal natin naghintay at ang, as you mentioned, no, itong unang segment mo, ang unang pinalita mo, yung statistics, no? In fact, the US already, well, they did not celebrate, but they had a moment of silence. Uh-oh. Or nag-note sila ng 500,000 deaths, eh, no? Mula nung nag-umpisa itong pandemic. Kung hindi tayo nagmamadali, actually wala tayo, hindi kailangan ng emergency use authorization. Uh-uh. At
At kalaban kasi natin itong virus na pwedeng makamatay pa, no? So alam natin na pag nabakunahan, kahit na sabi natin the minimum is 50% effective, mare-reduce natin yung transmission at makakabawas tayo ng mga taong namatay, no? Kasi basically yun ang pinaka number one na kailangan natin ma-achieve dito sa pagbibigay ng bakuna. Hindi, mahirap pa yung sabihin mo herd immunity baka tatagalan pa yun no? Pero ang immediate effect ang gusto natin bumaba ang ating mortality or yung mga namamatay, no? Kasi very life, a life saved is very prime, no? Or very important, you know? Pag-usapan nga po natin, Doc, iba pang update tungkol sa COVID-19 vaccine at yung mga tanong ng mga cancer patients kung sino nga po ba ang appropriate na sumailalim rin po sa ganitong uri ng vaccine, ano, para nga po mapangalagaan rin yung kanilang kalusugan, maprotektahan sila regarding nga po or kaugnay nga po sa nakamamatay na virus na ito. Sa ating pagbabalik, yan po ang ating tatalakayin dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gaano ka galing ang batsuk mo? Tara! Uy, araw! Amoy pawis! Ang bango mo pa rin. Shield Bath Soap. May 24-hour germ protection. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mong Shield. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Blooming na bango ng Sakura Blossom. Nasa Pride with Fabric Conditioner na. May Sakura Blooming Girls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ka ha? Uy! Blooming daw ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! White Rose Papaya na may double whitening, papaya extracts plus whitening ng vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days. Boom, puti ka, White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya. ACS. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gaano ka galing ang batsuk mo? Tara! Uy, araw! Amoy pawis! Ang bango mo pa rin. Shield Bath Soap. May 24-hour germ protection. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mong Shield. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Iwasan at malulunasan tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po, second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Maaari pa rin pong masubaybayan sa tatlong cable channels, Sky Cable 129, Cable Link Channel 3 at Signal Channel 18. And you may also follow and like our Facebook page na Lunas sa DZRH
at Radyo Natin FM. Usapang cancer and COVID-19 vaccine ang ating topic ngayong gabing ito. At kung kayo po ay may mga katanungan, feel free to message us. I-PM lamang po ang ating Facebook page na Luna sa DZRH at Radyo Natin FM. Regarding nga po dun sa Sinovac, Doc, ano, once na ito ay makarating, sino po yung maaari nating ma-consider na maaaring gumamit nito? Ano? Kung medyo ipapaantala po muna ito sa mga frontline health workers natin and senior citizens. So yun ang actually sinabi mo na yung pinaka-priority actually after healthcare workers yung senior citizens ang usual no na top tier na pinaka priority no. After that edi yung mga frontline workers natin na hindi siya health nasa hindi directly sa healthcare pero frontline din like the police, the firemen, the ganon no soldiers no pwede yun sa ano and then I think malapit na yung poorest of the poor eh. I think that kung titingnan mo yung IATF, meron silang ranking kung ano yung pinakamataas. Kami na yung health workers and then senior citizens ang susunod eh, no? And then susunod yung mga sabi natin yung frontline, economic frontline, yung mga at saka yung economic frontline kasama rin yung mga drivers sa transportation industry, yes. No? And then yung poorest of the poor I think that's also nandun eh no and then saka na yung general public no yung pinakadulo Pero posible ba doc na dahil nga po 50% lang yung efficacy rate ng Sinovac na baka pwedeng ilaan na lang muna ito sa mga yung nasa work from home setup ano yung hindi gaano ka-expose sa virus Let us be clear ha yung 50% is sa healthcare worker yon. Ah, okay. No, sa healthcare worker. Yun yung 50% efficacy. Pero dun sa non-healthcare worker, no? Sa mga ibang sector, no? Any other sector, no? Basta hindi siya healthcare worker. Sa Indonesian trial and also in the Turkish trial, no? Umaabot ng 90% siya, no? So, at least that's what the study showed, no? Yes. And if we look at the FDA, yung FDA kasi ang may access dun sa mga trials at sa mga information na ganun eh, no? At sinuri nila, kaya nagbigay na nga ng emergency use authorization, no? So base doon ang recommendation nga nila is anybody basta hindi health worker eh pwede no? In fact kung in the strictest sense yung pinaka at risk ay yung health worker na directly taking care of COVID patients yes. No? So yun ang sinasabing talagang pinaka at risk susunod na yung mga healthcare workers no na nasa COVID hospitals and then susunod doon ay healthcare workers na in any hospital no taking care of patients no and tapos susunod na yung mga iba and so again hindi naman kailangan i-deny no sa mga healthcare workers kung tatanggapin rin ng healthcare workers and I think the IATF and the government is cognizant of that privilege and so that I guess you offer din sa mga healthcare workers but of course kung titingnan natin yung FDA recommendation para dun sa mga high risk no katulad ng healthcare workers na is mabigyan ng mas effective na vaccine. Just in case na unang dumating nga po itong Sinovac doc at naturok na sa mga ilang kababayan natin ano, pwede bang magkaroon ng mixed vaccines ano? Like sabihin natin yung unang dose ay Sinovac and the second dose is Pfizer or AstraZeneca.
Ako, good luck naman sa ganun, ano? Kasi wala pang trial na ganun, basically, no? At in general, hindi interchangeable yung vaccines. No? Kuha mo yung two doses, dapat yung two doses na yun, eh, galing same brand or company. Although, posibleng hindi naman maka-mix, pero hindi dapat gawin nating intentional na gawin 'yon, no? Ang intention ay dapat the two doses should come from one brand, no? Kasi ipapakita at resulta kung anong mangyayari kung hinalo mo yung vaccine doses, no? Siguro in extreme situations, no? Posible 'yon, pero at pinag-aaralan 'yan eh actually, no? Pero dahil may inherent sure nga ng vaccines, iba yung vaccines, baka iba rin yung efficacy, hindi maging ganun ka-effective. Okay. At kung sakali nga po, Doc, ano, na nabakunahan na tayo ngayon ng Sinovac, ilang days or weeks yung pagitan para sa second dose? So, I think it's about, i-research natin yan. So ganun yung usual. Okay. Posible rin ba, Doc, na wala kang maramdamang any adverse reaction on the first dose ng vaccine, tapos para sa ikalawang dose ng vaccine na itinurok sa'yo, doon ka lang nakaramdam ng allergy or flu-like symptoms? Wow, ang sagot niyan medyo pagbibigay lang kita ng in general, no? In general, pag wala kang na feel sa una, wala kang side effect, in general, yung pangalawa, usually wala rin, no? Pero hindi nga, tama ka na hindi exclusive yan na may exceptions, no? Na meron ding nagkakaroon ng reaction doon lang sa second, no? But again, in general, hindi nagde-differ, no? Ang sabi dito sa Sinovac is ang two doses is given at 14 or yung pinaka magandang paraan na pagbibigay. So it's either 2 weeks or 4 weeks. Mm-hmm. No? So nandun naglalaro. And usually ng mga vaccines it's there also, no? Between 14 to 28 days. Merong 21 days which is 3 weeks. So okay lang na lumagpas tayo dun sa 14 days or dun sa 28 days, Doc? Hindi ganun. Merong ibibigay na bibigyan tayo ng kung ano yung mas maganda dun, no? Whether it's 14 or 28. Halimbawa, it's 28 days, no? Ang basehan dun is kung ano yung mas effective. Mm-hmm. No? Kasi minsan kung masyadong mabilis ka magbigay, yung pagitan ay masyadong mabilis, mas hindi nakaka-react yung katawan at mas mababa yung efficacy. On the other hand, kung masyado namang matagal, minsan yun naman ang kailangan mas maaga ng konti, no? So pag i-determine, bibigyan tayo ng guideline kung anong pinakamaganda. Now let's say sabi 4 weeks na, no? Mm-hmm. Dapat 4 weeks, as we do it as much as possible, na talagang 28 days. No? Mm-hmm. Of course, hindi naman nakataga sa bato yan, no? Na kunwari 28 days, birthday mo yung 28th day. Pwedeng either 27th day or 29th day. Hindi masyado sigurong magkakalayo, no? Pero ang pinakamaganda dyan is i-follow natin yung kung ano yung guideline doon, ano yung pinakamagandang paraan na pagbigay at sundin, no? Mm-hmm. Kasi kung hindi natin sinunod yun, posibleng, no, magkaroon ng either hindi effective yung gamot, no, bumababa yung efficacy, o di kaya mas mataas ang side effect. Pero kung madedelay, Doc, ano, yung pangalawang dose ng vaccine, just in case you're not feeling well on that particular day na dapat kang injectionan dahil tumaas yung BP mo or di naman kaya
nilagnat ka, di ba, Dok? Yes. Mga ilang araw yung pwede nating ibigay na time para makarecover yung isang tao? Case-to-case basis yan. Depende kung bakit ba siya nilagnat, no? Kung siyempre the shorter the better, no? Pag pinakamalapit dun sa ideal, for example 28 days tapos nilagnat ka dyan on the 28th day, madidelay ka, edi pinakamalapit sa 28th day ang pinakamaganda. Pero depende pa rin yan sa condition mo. Kung pangit yung condition mo, nagkasakit ka, no? Kasi katulad mo, Eli, masyado kang gala, marami kang maito, no? Or kaya nga parang may flu ka, ganun, eh di talagang i-delay yon. It has to be delayed. Hindi mo naman pipiliting ibigay ng 28 days. So again, that's why meron tayong meron pa ring doktor, no, na magtutulong sa atin pag nagpabigay, pag nagpakuha tayo ng vaccination. But you expect that this will be Charm Fabric Conditioner. With stain brush technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Charm Fabcon. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom. ACS. Sakura. Ang blooming na bango ng Sakura Blossom nasa Pride with Fabric Conditioner na. May Sakura Blooming Girls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ka, ha? Uy! Blooming daw, ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa Kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/PilipinasKontraGutom. Bagong proseso sa pagkuha ng student driver's permit, alamin! Usapang dapat alam ng mga lalaki, pero mas dapat alam ng mga babae. DZRH, usapang lalaki. Lahat ay kailangan munang kumuha ng student driver's permit bago makakuha ng non-professional at professional license. Pwede na makapag-apply ng student permit ang mga 16 years old pataas. Pero bago makakuha ng student permit, may bagong patakaran ng Land Transportation Office. Step 1, kailangan mo munang sumailalim at makapasa sa 15 oras na theoretical driving course sa LTO o sa mga accredited driving schools ng ahensya. Seminar ito tungkol sa tamang pagmamaneho at mga batas kalsada. Hahatiin ito sa tungo tayo sa bahagi ng Commonwealth Avenue dyan sa Quezon City kung saan naganap yung isang police encounter kani-kanina lamang. Nakatutok dyan live si RH5 Val Gonzalez. Val? Christian, medyo lumilinaw na ngayon sa patuloy na pagkuha ng impormasyon sa mga tauhan ng QCPD at maging ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lumilinaw na at nagkakahitsura na itong insidente na mukhang mis-encounter sa pagitan ng kapwa otoridad. Itong nangyaring o nangyayaring tensyon at nangyaring barilanda
dito sa bahagi ng Evergotesco dito sa may Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang binabanggit batay doon sa nakuha kong impormasyon mula sa isang tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency na ayaw nang magpabanggit ng pangalan, walang pre-operational coordination itong operasyon ng District Special Operations Unit ng Quezon City Police District. Kaya tang hindi nila alam ay mga tauhan din ng PIDEA yung kanilang makaka-inkwentro. Pero itong aking binabanggit, Christian, ay wala pang kumpirmasyon mismo sa jefe, sa district director ng QCPD. At mamaya ay makakausap pa natin siya, Christian. Pero sa ngayon, ang sitwasyon, bagamat meron pang tensyon, ay bagyang umuusad na yung daloy ng trapiko sa eastbound lane nitong Commonwealth Avenue, habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Wala na, tumigil na rin yung parilang nangyayari o nangyari kanina na medyo mahaba-habang barilan na ikinatakot, ikinaalarma ng mga bystander maging yung mga motoristang dumaraan dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Christian. Val, at tingnan natin, wala pang nagsasalita sa panig ng Philippine Drug Enforcement Agency, bagamat yung Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency ay dumating na rin dito sa lugar, maging yung si Police Brigadier General Danilo Masirin, ang District Director ng QCPD, ay nandito na rin sa lugar, pero hindi pa sila makuhanan ngayon ng konkretong kumpirmasyon na missing counter itong nangyaring barilan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga otoridad dito sa bahagi Commonwealth Avenue sa Quezon City. Val, isang maiksing tanong lang, sa ngayon ba meron tayong nakukuwang impormasyon kung merong casualties doon sa nangyaring barilan kaninang alas 6 ng gabi? May isang sasakyan na itinabi na dito sa may kahabaan mismo ng Commonwealth Avenue. Isang sasakyan na itinabi na. Mukhang itong sasakyan na ito, Christian, ito yung unang tinamaan ng ng unang sigwada ng palitan ng putok sa pagitan ng mga otoridad at kanilang mga nakainkwentro. At ito'y naitabi na ngayon, pero yung tinatanong mo kung merong casualty, merong tinamaan, merong sugatan, ay wala pang kumpirmasyon na binibigay ang mga tauhan ng Quezon City Police District. Right. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Val Gonzales, nagulat para sa DCRA, isang kauna-urahan sa Pilipinas. R-H! Rapido! 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 Hataw! Balita! Balita! Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto na makalipas ang alas 8 ng gabi. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Hala, tayo na! Sagot na namin ang mga balita at impormasyong dapat mong malaman dahil ang mga balita at impormasyon nangyayari bawat minuto. Kaya dapat updated ka. Makibalita na sa Maganda Umaga Pilipinas! Kasama ang nag-iisang kuyang ng Pilipinas, Angelo, Angelo Palmones, live sa DZRH News Television, DZRH Radio, at DZRH Digital Platform, Facebook at YouTube Live Channels, at www.dzrhnews.com. Umpisa na ang umaga sa una sa tamang balita, una sa tamang impormasyon sa Maganda Umaga Pilipinas! Always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Kayo pa rin po ay nakatutok sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po Dr. Marco and Ellen Bensan. And of course, usapang COVID-19 at cancer ang ating
discussion ngayong gabing ito, ano? Let's move on, Doc, from Sinovac dito sa Pfizer. Sabi ng Pfizer, Doc, nag-request sila na ma-store yung kanilang bakuna sa standard freezer temperature, no, na pupwede umabot ng negative 13 hanggang negative 70 or 50 sa loob ng 2 weeks. So ganito talaga kasensitibo yung bakuna ng Pfizer or ng COVID-19. Yes, actually, pero hindi sa lahat, no. Alam natin na maraming klaseng types ng bakuna, no, vaccines, no. There are generally mga 5 types, no. At yung Pfizer and Moderna ay yung tinatawag nating mRNA na vaccine. Mm-hmm. Ang problema sa kanila, no, although maganda yung efficacy nila and all, no, oo, at sila yung una actually nakakuha ng EUA, no, ang sa US. Ang problema, ang storage nila kailangan mababa yung freezer na ginagamit, no, minus 70. Imagine mo na lang yung usual nating freezer eh, umaabot siguro ang kaya niyan mga minus 20, no, para ka makagawa ng ice sa freezer mo or para maging ice yung tubig, eh dapat zero ang temperature, no. Eh, ito dapat mas mababa pa sa zero, minus 20, eh yung ano, minus 70. Dapat kung i-store mo, no, or yung storage dapat minus 70 yung kung saan mo ilalagay yung vaccine. Now, pag gagamitin mo na, pwede mong ilabas siya tapos ilagay sa regular freezer na katulad ng sinabi mo, and it can store for another maybe, I think, 2 weeks yata nga sabi mo, no. Pero after, pag linabas mo naman at ginamit mo na, syempre hindi naman pwedeng ice ang i-inject sa atin, di ba? Ipapa-meltdown mo yan, no? Magiging room temperature na lang, no? So that's above 0 degrees, no? Usually, ang room temperature nga, 20-something. So, hindi tatagal dapat yon, no? I think mga ilang araw lang eh, or ilang oras lang ang pwede dapat magamit na, mabigay na, kasi kung hindi, sira na yung vaccine. Hindi na siya effective. Okay. At speaking of Pfizer, if I'm not mistaken, Doc, ano, may nabasa rin ako na maaari siyang makapag-cause ng side effect or yung pamamaga ng lymph node, Doc, especially sa mga may lymphedema. Tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Actually, lahat ng mga vaccines, common yan, no? Posibleng magbigay ng pamamaga ng kulanik, no, lymph nodes, lalong-lalo na sa kilikili o kaya dito sa leeg, no, dahil sa braso natin tinuturok. So posibleng mag-react ang katawan, no, ang reaction niyan lumaki yung mga kulanik, no. Pero karamihan, kung meron man bahagya o kaya nawawala naman, no? Parang magsasubside rin siya. Correct, magsasubside siya. But yes, it can take, some can take a few more days, no? Meron namang iba dyan, sandali lang, no? Pero again, itong mga reaction na to, itong yung tinatawag nating side effect, no? Katulad ng allergy and all, ang ina-expect natin, bihira naman, no? Ito common to, kahit anong aling vaccine, no? Hindi lang Pfizer, kung anumang kahit hindi pang COVID. Correct, kahit hindi pang COVID, no? Basta lahat ng mga bakuna posibleng magbigay talaga ng mga reaction na ganun, no? Saka kasi sinasabi nila, Doc, na kapag nagkakaroon ng pamamaga ng lymph node, pwede mo daw na iturok na lang sa kabilang side. Correct. Kunwari dito sa braso mo, tapos nangyari sa first dose mo, namaganga yung area na yon, no, yung braso mo, at saka nagkaroon ka ng kulani ganun, or pero local reaction lang, edi yung susunod talagang iturok mo na lang sa kabilang ano, para hindi naman ano, unless talagang masyadong mas malala pa yung reaction na yon, baka hindi mo na itutuloy yung pangalawang dose, no, merong ganun. Pero again, ang expectation natin ay bihira. Kasi sa mga trials,
bihira yung ganong side effect or ganong mga bagamat pwede, no, itong mga pangyayaring ito eh napakadalang, no, at nakita sa mga trials, no, sa pagsusuri na mas may benepisyo ang makakuha ng bakuna kaysa hindi. Okay. When it comes to cancer patients na nag-undergo na chemotherapy, radiation therapy, or surgery, Doc, napag-uusapan niyo na po ba ng inyong mga pasyente kung asing bakuna yung appropriate para sa kanila? Yan po ang ating babalikan, Doc, maya-maya lamang po. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gaano ka galing ang batsoap mo? Ah! Uy, araw! Amoy pawis! Ang bango mo pa rin! Shield Bath Soap. May 24-hour germ protection. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mong Shield. Shield, galing sa sakit, may malasakit. ACS! Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat dibla. Kaya ang gamit ay kislap puti at panayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti! ACS! Charm Fat Corn, bangung kumaga bloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, with Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangung kumaga bloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangung ka-bloom. ACS sa blooming na bango ng Sakura Blossom. Nasa Pride with Fabric Conditioner na. May Sakura Blooming Curls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango, for as long as 24 hours. Blooming ka, ha? Uy! Blooming daw, ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! Vaccine at cancer, yan nga po ang ating topic ngayong gabi ito, ano? At balikan rin lamang po natin, Doc, yung ating na iwang katanungan, ano, na bilang cancer surgeon, ano, na patuloy pa rin naman po ang inyong clinic, 'di ba? Yung pagsasagawa ng check-up and other procedure. May mga pasyente na ba kayo, Doc, na nag-i-inquire na rin, ano, na, Doc, dapat ba ako maturukan din ang COVID vaccine? At ano yung maisasuggest o maire-recommend ninyong bakuna para sa akin, ano, na iba-ibang, ano kasi yan, eh, di ba, Doc? Treatment yung ginagawa nyo sa kanila. So, para po sa mga undergo ng surgery. Well, hindi lang isa, kundi almost lahat nagtatanong kung anong gagawin natin kung nandiyan na yung vaccine or kailangan ba mabigyan, etc. No? Oo. So, hindi lang talaga concern natin, mga health workers, lahat in general, no? ang public, eh, talagang nag-anticipate kung kailangan ba mag-vaccine and all. No? And we know there is a group of people talaga na anti-vaxxers ang tawag natin, no? Talagang hindi nag-ano. And this does not help the whole effort, eh, no? Alam mo, ang grabe yung effort na pinasok at grabe yung resources, no? Mm-hmm. Hindi lang human resources, pati money, no? Or financial resources, yung logistics nito, na para maka-invento ng or maka-develop ng vaccine at ma-deliver sa atin na within 1 year, that within few months lang actually, no, napaka laking effort nito.
So again, in general, no, lahat tayo nag-anticipate, lahat natin gustong dapat gustong magpabakuna, no? Mm-hmm. And again, in general also, yung mga cancer patients natin na especially mga survivors, no? Eh in general recommended yung vaccine, ano, at dapat magpa-vaccine para tayo, eh, para saka para maging normal na ang buhay din natin, no? Oo. Now, mayro mga ilang, no, mas exception to kaysa sa rule, eh, no? May mga exceptions na kailangan talagang magpakonsulta sa kanilang doktor kasi depende, maraming factors yan, eh. Depende sa uri ng cancer mo, depende sa timing ng pagbibigay sa iyo ng vaccine, pwedeng depende rin sa mga anong gamot ba ang eksaktong kinukuha mo at kung and also the type of vaccine that you're going to receive. Posibleng may mga konting pagbabago, no, sa timing ng pagbibigay ng vaccine, no. For example, now when it goes to cancer surgery, no, yung ating kung scheduled ka na sa operasyon, no, generally ayaw mong masyadong malapit sa sa date ng operasyon mo, o kaya maoperahan ka muna tapos mag-vaccine ka, no. Kasi siyempre posibleng may reaction at ayaw mong mag-conflict yung operasyon mo dun sa pagbibigay ng bakuna, no. Oo. Yung side effect, ayaw mong nilalagnat ka tapos ooperahan ka, hindi ba? So merong konting timing yan, but again, ha, para naman hindi ayaw kasi natin ibigay yung message na ay nakakatakot magpa-vaccine, no, sa ng isang may cancer, no. So in general, again, no, dapat magpabakuna, eh, no. Mas importanteng kasi importante yung bakuna at saka yung cancer treatment mo, no. Pero in most cancer treatments lang din, for example, again, radiation therapy, no, generally hindi siya contraindicated, eh. Kahit na nag-receive ka ng radiotherapy, eh pwede kang mabigyan ng vaccine, no. Yung mga nagbibigay ng yung mga nagre-receive din ng chemotherapy, again, in general, pwede. Nasa timing na lang 'yon at nasa uri ng vaccine, no. So siguro kung hindi kayo sure, eh dapat isang guni sa doktor, no, para alam, no. And then of course kasi again, consider na ang hirap-hirap na nga kumuha ng vaccine at hindi ngayon, like right now, hindi ko alam kung kailan ako makakuha, no. Even if we're already in that top priority dapat, no. And so pag turn mo na, dapat gawin mo yung gawin mo yung lahat na para mabakunahan ka rather than mag-isip ng paraan na para hindi mabakuna, no. Hindi lang kasi para sa pangsarili yung bakuna, eh para sa lahat, tao, no, o humanity, eh. Oo. Para hindi ka makahawa pa. Pero when it comes to timing, Doc, ano, ayan, para sa mga nag-undergo po ng chemotherapy, dapat ba muna nating i-delay or dapat rin bang patapusin muna yung chemotherapy session niya bago po yung vaccine, ano, or yung... Again, no, in general, ang mga taong nagre-receive ng chemotherapy during chemo, pwedeng ma-vaccinate kasi again, hindi mo alam kung kailan babalik yung ano mo, eh, yung turn mo, eh, di ba? Alam mo itong vaccine natin ngayon, eh, hindi natin may kakulangan sa supply, ganun, no. Hindi mo alam kung mababalikan ka ulit doon sa kung ikaw na yung susunod na bibigyan ng vaccine. So pwede, pero of course, dahil nagba-vaccine ka, dahil nagki-chemotherapy ka, posibleng mas mababa ang immune system mo, no. In fact, so may konting timing na kailangan, no. Pero again, that also depends on what kind of vaccine you're getting, what kind of vaccine or what kind of chemotherapy you're getting, no. Also, in general, hindi tayo takot sa safety, eh. In general, yung mga vaccines ay safe, no.
Ang problema lang sa mga taong nagkikimo or may nire-receive na iba pang mga tawag natin immune suppressing treatments ay kung magbaba yung resistensya. No, hindi, kung effective ba yung vaccine. Oo. No? So hindi tayo masyadong takot sa safety, mas takot tayo kung effective ba yung vaccine. No? So kung tatanggapin ba yun ng kanyang katawan, Doc? Ganun or, ba? Yeah, o kung mag-generate ka ng antibodies, no? Yung tamang level ng antibodies na makaka-prevent ng infection sa'yo at makaka-prevent ng serious infection or even death, no? Mm-hmm. So yun ang mas problema. So safety may not be as much an issue as yung effectivity, no? But para again, naman general, yes. Go ahead. Para naman daw po, Doc, sa mga may pagbaba ng white blood cell, dapat daw po i-delay ng bahagya yung vaccine. Yeah, pero meron kaming mga paraan eh para i-manage 'yun eh. So yes, no. So tina-timing at kasi ayaw natin magbigay ng general statements. Again, it's really case to case basis, no. So meron kaming meron tayong paraan na i-manage 'yun at meron tayong pwede nating para i-adjust yung pagbibigay ng either yung chemotherapy or yung vaccine, no? So pwedeng i-timpla yon, no? Pwedeng timplahin para naman makuha both, no? Oo. So may paraan yon. Yes, may sometimes na di-delay ng konti yung vaccination or pwedeng ma-delay ng konti yung chemo. Again, depende sa sitwasyon. Pero kung nasa critical stage na talaga, Doc, yung cancer patient natin, sabihin natin stage 3 or stage 4, dapat pa rin po bang mabaknahan? Hindi, not as much as yung stage, eh, no? Uh-oh. Pero yung condition ng tao, no? Kasi may nakikita kang stage 4 na parang walang sakit masyado, eh, di ba? Oo, nakakalakad, walang pinsala at walang pain, etc. Okay. Wala masyadong burden sa kanya. So kahit na stage 4 yon, no, at controlled naman yung kanyang cancer at matagal na siyang either umiinom ng gamot or nako-control yung kanyang cancer, so okay lang. On the other hand, merong stage 3 na merong infection dun sa kanyang tumor, malaki yung mukol niya, tapos dinudugo, tapos ang naka-intube ano, or nasa ICU, eh definitely hindi mo bibigyan yan ng vaccine, di ba? Oo. So, again, case-to-case basis, it may not be as much yung stage mismo, but again, yung condition, yung overall condition ng pasyente, ng tao. Ito naman po, Doc, para naman daw po sa mga COVID survivor, di ba meron tayo mga mild, moderate, or severe cases, ano? Yes. Dapat rin daw po bang maging basis ito para kung anong klaseng vaccine ang maaaring iturok sa kanila? Ang mas importante doon is kung ano yung level ng kanilang immunity, no? Dahil at more than yung type ng vaccine, no? Okay. So, pero in general, again, alam mo, marami pa tayong hindi alam din, no, tungkol sa COVID mismo. Uh-oh. So, although alam natin na yung mga nakapag-COVID generally meron siyang immunity at hindi na siya tatamaan ulit, meron namang pagsusuri na hindi to long lasting, no, hindi to matagalang resistance or immunity against COVID, no, kahit na COVID ka na. Kaya nga may naririnig tayong nag-COVID ulit after a few months or after yung first episode, meron na naman, no. So in general, again, dahil sa ganung sitwasyon na hindi ang alam natin eh hindi, so far ang alam natin hindi long lasting, talagang kinoconsider din na mabakunahan kahit na nabakunahan ka na. Pero again, may mga exceptions din yon, no? So siguro kung yung mga COVID survivors may ganung thinking, no, pwedeng hindi sila yung bigyan, no, or muna
or tingnan, posible ganun, o di kaya, again, depende sa discussion nyo with the doctor, posible nabigyan na rin, no? Oo, ng vaccine. Last point na lang po siguro, Doc, ano? Para nga po sa mga may agam-agam pa rin na mabakunahan nga po ng COVID-19, ano ba yung message na maibibigay po natin sa kanila? Again, no, if you look at the massive effort, no, na ginawa, yung blood, sweat, tears and money na inugol, no, sa pag-develop nitong vaccine at yung pinsala na nadulot ng COVID-19 virus sa atin, sa buong mundo, no? Mm-hmm. Eh talagang sana huwag na nating ayawin, no, or sana matanggap natin lahat ang itong mga bakuna, kasi isa to, no, hindi lang ito pero isa to sa mga at ito yung mukhang pinaka magandang paraan so far na para tayo eh maprotektahan, no, at masalba at manumbalik sa ating normal or dati nating kabuhayan at kaligayahan, no? At ayaw na natin again marinig na meron tayong loved one, no, or minamahal na namatay or nahirapan sa COVID. So sana tanggapin natin at when it's your turn, go for it para tayo lahat eh again so, para tayo eh manumbalik na sa ating normal na kabuhayan. Maraming salamat, Dr. Marco. May mga gusto pa po kayong batiin? Wala naman, pero gusto ko lang sana join tayo lahat sa pag-pray, no, na, yes, na dumating na yung vaccines. Correct. Maging safe tayo lahat once na dumating. Maging safe tayo, no, kaysa sa tumaas pa yung dami ng ating mapinsala, no? Oo. Thank you. Thank you so much once again, Dr. Marco, ang ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital and Associate Professor sa UPPGH Manila. Yan po ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabing ito. Maraming salamat na rin po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa oras na iginugol nyo, ano, sa pakikinig sa ating programa. At syempre, may banta nga pa rin po ng COVID-19, kaya paalala pa rin po natin na mag-ingat, sundin po ang health and safety protocols ng DOH at IATF. At again, sama-sama nga po tayong manalangin sa maganda at mabilis na pagdating, ano, ng COVID vaccine. Again, inyo pong nakasama Ellen Ibensal, bumabati ng magandang gabi. Magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito lamang po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Tuloy ang bangon, tuloy ang hilom. Kayang-kaya, basta sama-sama. Kasama ang tamang balita at tamang serbisyo ng DZRH sa isang makabagong bayanihan. DZRH, subok na sa balita.